Yung next, dapat din kung ikaw ay model, first thing is you need to know kung saan ka mas qualified or ano ang gusto mo. Kasi po sa modeling industry, marami po siyang categories. So nandyan yung TVC, digital ads, fashion model, runway, and social media. So isa-isahin natin yan, isa-isahin kong i-explain sa inyo kung ano-ano yung mga categories na yan. Ano nga ba magiging isang model or how to be model in Philippines? So kung ikaw ay isang aspiring models na naghahanap ng isang makakatulong sa iyong pangarap or naghahanap ng isang modeling agency, ito na ang tamang video para sa iyo. So ako nga pala si JP Sara, isang models agent, talent booker, head models manager, pwede rin road manager. So nagwo-work ako sa isang modeling industry. So ang aming agency is a Supreme Models by Prowess by Prowess Supremacy. So, pwede nyo i-like ang aming official FB page. Pwede nyo rin i-follow ang aming Instagram, Models PH. So, ngayon, i-share ko sa inyo kung paano nga ba magiging isang model. So, first, is i-check nyo ang aming QR code. So, ayan po ang aming official QR code. So, pwede kayong mag-click dyan and submit your measurements. So, ang nakalagay po dyan is name, age, height, chest or bust, waist, hips, shoe size, RTW size, or email, contact number, address, or etc. So yan, after nyo mag-sign dyan sa QR code, after nyo mag-submit, mag-send kayo ng VTR videos. So ano yung nga yung VTR videos? Yun po yung mga ginagamit natin for clients presentation, like para sa mga TVC or any projects. So yung VTR videos is simple lang. Isa siyang video na about yourself or introduce yourself, name, age, and height. So yun, dapat full body. First is half body. Tapos after introduce your name, age, and height, look to the left, face to the camera and smile. And then look other side to right side, face up the camera and then smile. Ayun. So after mo ma-videos, i-video mo siya yung from the top to bottom, ayan, pataas siya na video. And then, i-zoom mo siya, yung face mo. Dapat nakasmile sa camera. Ayan. So, after mag-VTR videos, mag-send ka din ng Polaroids. Ano nga yung Polaroids? So, yung Polaroids is yun yung mga picture mo na walang edit, walang no makeup, just a simple look. Dapat naka-long sleeve or naka-sleeveless. White top or white or black, and then pants, black or white din. Ang pants is black or dark jeans. So, dapat din naka high heels or nude high heels or stilettos, pwede din yun. So, dapat yung hair is naka ponytail or naka lugay. Pwede rin gawin yung dalawang videos, isang naka ponytail, isang naka lugay. Ayun. So, after yung mag-send ng VTR videos or Polaroids, professional photos. So, yung mga professional photos, if ever may mga experience ka na sa mga past projects, sa mga brands, o sa mga product na photoshoot, so, pwede nyo din isi-send sa akin yung mga professional photos nyo. Yun yung ginagamit natin for presentation. So, dapat pangmalakasan talaga yung mga picture dahil picture po ang labanan dito. So, isa pang bawal dito is no selfie allowed. So, yung iba kasi nag-a-apply ng model, yung mga sinesend nila, yung mga background, medyo, alam mo yun, medyo hindi maganda or may iba na nagsisend dito ng mga selfie. So, tanong ko lang, paano kayo makakakuha ng project? Paano ipre-present sa client kung yung mga picture nyo puro mga selfie or yung mga background, alam mo yun, tapos yung mga picture, mga pixelated. So, hindi po siya maganda ipresent sa client. Lalo na pag yung mga client na big time or big project, alam mo yon. So, paano ipipresent sa client yon? So, dapat ayusin mo yung mga picture, dapat maganda yung picture dahil yung picture mo, yun yung ginagamit for presentation. So, yun yung tip dyan. So, bawal talaga yung selfie. So, after nung mag-send ka na ng VTR videos, Polaroids, professional photos, and pwede na tayong gumawa ng set cards. So, ano nga yung set cards? I-share ko sa inyo kung paano yung set cards. So, ganito po yung itsura ng set card namin dahil pag pinipresent po namin yung sa kliyente,
dapat uniform lahat ng SIT cards namin. So kami po talaga personally gumagawa, or ako ang gumagawa talaga ng SIT cards para sa mga models na mag-a-apply sa aming agency. So ito po yung mga female models namin na local models. Yung ayan, yun yung SIT cards sample, male model SIT cards. Then sa foreigner models din ito, female, ayan. Sa male models na foreigner. So ganyan po yung mga style, layout ng SIT cards namin. So after mo mag-submit ng mga measurements and mga requirements, so i-add ka na namin doon sa aming official group chat. So yung group chat namin is nakahiwala yung foreign models and yung local models. So kung ikaw ay local models, doon ka sa local models na group chat. Or if you are foreign models, doon ka sa foreign models. So after nun, i-share ko sa inyo yung models requirements. Ano nga ba yung requirements or paano yung requirements sa modeling? So first is personality. So dapat ma-presentable ka or maganda yung personality mo. So dapat yung height mo is pinaka 5'5". Yun na po yung pinaka lowest na height na required. So mas much better talaga kung yung height mo is 5'8 or 5'8 above for female models, kasi pwede siya sa iba't ibang projects. So second is face value. Dapat alagaan mo yung skin mo, kasi syempre kung ikaw isang model, so dapat talaga fair skin, or depende, basta alam mo yon, dapat alagaan mo yung sarili mo, kasi iba't ibang brand yung pinipresenta mo, or iba't ibang brand yung alam mo yung pinoputoshoots mo, or yung clients na magbubuk sa'yo. So dapat talaga presentable ka and maganda yung aura mo, so ganon. And pangatlo is professionalism. So ano yung professionalism? So dapat lagi kang nakakontak ng iyong booker. Example, pag tinatanong ka ng availability mo, dapat sinasagot mo yung mga agent, ako or kahit ibang agent yan. Or example, pag nasa mga photoshoots ka na, so dapat lagi kang nakikipag, alam mo yun, nakikipagsalamuha sa mga clients, sa mga photographers, sa mga stylists, makeup artists, directors. So dapat nakikipaghalubilo ka talaga sa kanila, dapat lagi kang nakasmile, kasi alam mo yun, yung mga client, ibang clients kasi tinitingnan nila yung model, kung may yung model ba may attitude. So example, pag mabait ka sa mga shots, so pwede kang recommend sa ibang mga projects, sa ibang mga client, or yung mga client na nagbo-book sa'yo, pwede kang i-book nila ulit, kasi alam mo yun, yung magaan ka katrabaho tsaka professional. So yun lang yun. So ito na yung next. Dapat din, kung ikaw ay model, first thing is you need to know kung saan ka mas qualified or ano ang gusto mo. Kasi po sa modeling industry, marami po siyang categories. So nandyan yung TVC, digital ads, fashion model, runway, and social media. So isa-isahin natin yan, isa-isahin ko i-explain sa inyo kung ano-ano yung mga categories na yan. So pag sinabing TVC, yun yung mga nasa TV commercial, yung mga lumalabas sa TV na mga commercial or mga ads. So sa TVC po is hindi siya basta-basta nakakapasok. Talagang sinasala po lahat ng talents dyan, or pinipairing pa talaga yan, lahat yan, alam mo yun, ang dami mong kalaban dyan sa TVC. So sa TVC kasi, kahit hindi ka katangkaran, basta may itsura ka, or depende sa feed ng project, kasi minsan pag yung project kasi ng TVC, minsan pag may kulot na hair, yun yung feed ng shoot nila, or feed ng talents nila, curly hair. So depende din yun sa ano, depende sa looks mo kung pasok ka sa TVC. So dun tayo sa pangalawa, sa digital ads. Yung sa digital ads naman, same lang siya sa social media. Pwede siyang ginagamit sa mga social media, yung mga video shoot, or mga photo shoots sa mga brands, yun yung mga ginagamit natin. So so next din is catalog shoot. So di ba, more on ng mga Avon, mga ibang brand or something, mga alam mo yun, may mga catalogs din, makakatalog din sila, or Natasha, ganun. So may mga catalog din na projects for models. So next is fashion model. So yung fashion model naman is pwede yung pang magazine, yung pang high-end fashion na siya, yung class A na talaga na model. So yun po yung sa mga fashion model, yung
iba na yung looks, yung mga fierce looks, eh, basta mga depending looks yun sa ano, fashion model. So pag sinabi mo ng mga runway models, yun po yung mga nasa fashion show, sa mga Benz Fashion Week, sa Manila Fashion Week, marami. Before kasi pandemic, marami talaga mga runway, mga fashion show, pero ngayon, wala na siyang fashion show kasi dahil sa pandemic na to. So, ang next naman is social media, yung sinabi ko kanina na digital ads. So, ngayon talaga, ang pinakamalakas na project is social media kasi lahat ng mga tao ngayon nag-online na. So, pwede sa websites, sa Instagram, sa Facebook, pwede din sa TikTok or YouTube. Depende sa clients yung social media platforms nila kung saan nila ina-upload yung mga picture, ayan, sa mga photo shoots. So, ayan, i-share ko sa inyo yung ano namin, yung mga shoots namin dati, yung mga projects. Ayan po yung mga projects namin, i-share ko sa inyo. Yun po yung mga project namin before. So, hindi man siya, ano, so, i-search na lang yung Instagram ko, nandun yung portfolio ko, at jpsara25, ayan, so, i-search nyo yun, nandun yung portfolio ko ng mga projects namin. So, ngayon, i-share ko sa inyo, how to get modeling projects. Ayan. So, paano nga ba makakuha ang mga models ng project? Or kayo, paano ka ba makakuha ng project? Or paano makabook? So, first is audition or casting. Go see. So, before kasi, wala pang pandemic, wala pang COVID, nagka-casting yung mga models or audition. So, pag audition talaga, pag sa TVC, yun yung mga casting or audition. Pag sa mga fashion show naman or photoshoot, go see. So, pag sinabi mong audition, ang dami talagang talents, ang daming models na yan. So, alam mo yun, parang minsan mawawalan ka ng tiwala sa sarili mo dahil sa dami ng talents, sa daming kakompetensya na mga models, mga aspiring models, yung iba nga mga veteranong models na yun. So, yun po yung uso dati sa dati na wala pang COVID is audition, go see, and casting. So, ngayon naman, paano mag-book sa panahon ngayon? So, nag-book ang models is for clients presentation, set cards presentations. So, lahat ng set cards ng model or yung mga VTR videos nyo, mga Polaroid picture, sinesend namin yun sa clients. So, ini-email namin yun sa client yung mga set cards nyo. So, si client po ang mamimili ng models. Pag example, ikaw yung napipili ng model, so, i-update ka namin kung available ka ba on that day. So, first, mag-negotiate muna kami sa client kung magkano yung budget, ano yung material usage, saan siya gagamitin, TVC ba, print ads, billboard. So, pag-uusapan yan, nag-negotiate muna kami sa client. So, pag example, ikaw na napili ng clients, i-message kita or i-message ka ng agency kung available ka ba on that day or okay ka ba sa budget na yan. So, ganyan. So, if available ka naman, if agree ka sa mga terms of condition or ano, i-confirm namin si client. So, yun na yun, gagawa na siya ng kontrata, isiset na yung date kung kailan yung photoshoot. So, ayan. So, pag i-confirm na yun ni client, so saka na namin isi-send sa inyo yung full details ng photoshoot. So ayun na, magkaka-project ka na and magkaka-photoshoot na. So yun na yung ano. So hindi po siya basta-basta yung competition ng modeling kasi marami po talaga mga models ngayon, yung iba veterana na. So yun lang. Ang ma-advise ko lang sa inyo, pag alam mo yun, pag gustong-gusto mo yung mga bagay na ano, so dapat manood ka ng mga videos, paano yung mga posts, kasi alam mo yun, dapat pag nag-model ka, dapat talaga marunong ka, kahit saan ka ilagay, dapat marunong ka. For example, pag pinag-acting ka, so dapat marunong kang mag-acting. So pag sa mga posts naman, kasi example, pag sa mga, alam mo yun, sa mga Lazada, sa mga Shopee, so yun po yung mga pang-mabilisan, yung mga Zalora, yun po yung mabilisan ng mga, yun po yung mga mabilisan ng mga, ano yun, pag-photoshoot, kasi may ibang photographer, kasi talaga na, expected nila yon na pag model ka dapat ano, mabilis ka mag-post, mabilis ka mag-change ng mga clothes. So dapat alisto ka lagi. So yun lang. Huwag naman kayo kabahan kasi may mabait na din naman yung mga ano, yung mga
staff or mga ganun yung mga photographer, pero may iba lang talaga na pressure kasi dapat pag model ka talaga, dapat alam mo na yung ano yung mga gagawin mo, ano yung alam mo yun, dapat marami kang baon, hindi ka nauubusan. So yun lang. Kasi minsan kasi may mga damit na 100 na damit. Alam mo yun, so ang dami. So minsan talaga mauubusan ka ng post. Pero pwede naman siyang paulit-ulit ng mga post. Basta energy lang, and then ganyan. Dapat hindi ka mukhang pagod. Dapat nakasmile ka lagi kahit pagod na. So sana ayun. Ayun lang ang masishare ko sa inyo. So sa lahat ng mga aspiring models, sa gustong mag-model or pangarap yung mag-model, so you can message me on my Facebook account, JP Sara. Pwede mo na akong i-add doon. And then mag-subscribe na din kayo sa aking channel dahil maggagawa pa tayo ng maraming tips about sa modeling industry, modeling agency. Ayan. So don't forget to subscribe mga ka-Virgin. Thank you. My God, munti ko na makalimutan. So, i-shoutout pala natin ang ating mga supporters sa aking Facebook. Ayan, sa ating mga friends. So, i-shoutout ko na si Christine Tan from Margo sa Tubig, sa Buanga del Sur. Taga-barangay Tulapok ni siya. So, si Queen Marie Egua from Margo sa Tubig din. Si Mary Jane Cervantes Cubar. Si Ling Nogatle. Jeffrey Perez Monsalud, Ermi Guevara, at saka yung mga family nyo dyan, sila Ate Marilyn, si Ate Tita, si sino pa ba? Sila AJ, sila Dinier, sila Uncle, yung Papa, kalimot ko, basta sila dyan, Tanan, sila Ate Marilyn, ayan si AJ. Shout out na lang sa inyo, Tanan, di ha? Kay Christine Ang Imbudo, kay AJ Jane Reales Estoya, kay Jasmine Go. Ayan, sa pinsan ko yan, pinaka-supportive yan na pinsan ko dyan sa Zamboanga City. Shout out. Pinapa-shout out din niya yung mga pinsan ko daw na sila Ate Cheryl Go o sa uban pa na mga igsoon niya. Ayan. Si Maricar Hapat, si Rogin Sultan Alcala, si Aljude sa Avidra Guevara, si Hani, si Samira De La Torre Kusain, Leite Nemenio Pizarra sa pinsan ko, si isa kong pinsan dyan sa Bulacan, si Aileen Caballero Pizarra, si Yunon Kanilang at Aga-Asinan sa Barangay Tulapok, Margo sa Tubig. Ayan, oh, di ba complete yung address? Si Mel GK De La Torre, taga Sentro, Tulapok, Margo sa Tubig, sa Buanga del Sur. Ayan, so daghang salamat or maraming salamat sa mga nag-support, sa mga nanonood ng aking videos. Ayan, thank you!